Gumawa ako ng pandesal nung nakaraang gabi. Ang recipe ay nilagay ko na sa screen. Naisipan kong gumawa nito dahil nga wala kaming tinapay dito sa bahay and gusto ko rin mag-bake at na-miss ko na rin yung pandesal. So ito na yung dinner ko nung time na yan at yan yun din yung breakfast namin ni Belle. Family day yan ng mga amo at naiwan ako mag-isa kasama si Belle sa mga amo doon sa kabilang bahay. Kaya bored ang person. Kaya yan yung ginawa ko. Nag-bake-bake sa kusina. Kinamitan ko yan ang electric mixer at minix ko dyan ng 7 minutes. Kung wala kayong ganyan, pwede naman manual at masahin nyo yan ng mga 15 minutes, dire-diretso, hanggang sa makaform kayo ng ganyan, ganyan kakinis na dough. Kailangan talaga mag-window pane test kayo. Pagka ganyan na makinis na at hindi na mapunit, okay na yan. Tinanggal ko yan dyan at nilagay ko sa bowl na merong oil para hindi dikit sa bowl yung ating dough at pinaalsa ko yan ng 1 hour. Kinabiran ko yan ng cling wrap para hindi matigas or hindi mag-dry yung ibabaw. Sa paggawa ng pandesal or any kind of tinapay, kailangan talaga or importante talaga ang proofing time dyan. Kailangan timing talaga yan. Kailangan wag kayong magmadali sa proofing time. Pinaalsa ko yan ng 1 hour and then after 1 hour, tinanggal ko siya and then imumold natin yan ng pabilog. Bukod sa proofing time, isa din sa importante ang pagmasa. Pagka nakakreate kayo ng soft na dough, asahan nyo talaga yung tinapay nyo ay malambot din. So, ginat ko lang yan according sa gusto kong laki. Aalsa pa naman talaga yan, kaya kailangan hindi masyadong malaki para maganda tingnan yung ating pandesal. Pero kung ibebenta nyo, dapat kiluhin. Wala nang kilo-kilo yan dahil for the kain lang naman yan. Ganito talaga yung aking sistema dito pag nabagot ako dito sa bahay. Kusina talaga yung aking puntahan. Parang ang tagal ko na din kasing hindi kumawa ng tinapay. So, sa pagbilog, ginamitan ko lang yan ng kamay at pinaikot-ikot ko lang yan. Parang jowa mong pinaikot ka lang, char. At pagkatapos ko ng binilog yan, nilagay ko na yan sa breadcrumbs. Iko-coat natin yan ng breadcrumbs. Yung breadcrumbs na yan, nilagay ko yan sa food processor. Yung mga ginupit-gupit ko sa baon serye na mga sliced bread. Pinapa-air dry ko yon, then nilagay ko sa food processor. At pagkatapos ko ng binilog yan, nilagyan ng breadcrumbs at pinaalsa ko yan ng 1 hour and a half. Dapat 1 hour lang yan, pero hindi pa talaga siya masyadong naalsa, kaya nag-extend ako ng half hour. So, ito na yung itsura niya. Naka-preheat ang oven ng 325 Fahrenheit at niluto ko lang yan ng 20 minutes. So, ito talaga yung proofing na pinaka-importante bago yan isalang. Kailangan nakaalasa yan ng maayos. Yung oven na ginamit ko dyan ay hindi sabay yung luto ng taas at baba. Kaya 20 minutes sa baba and then brinoil ko siya ng kunti ng very light lang until mag-golden brown lang yung top niya. Siguro mga less than minute lang yung broil niya. So, ganito na yung itsura niya. Tara! Yay. Then sa pagluto naman, dapat hindi yan mag-extend ng time para hindi siya mag-dry. Yung temperature naman ng oven nyo, kilalanin nyo kasi depende po yan sa mga oven kung masyadong hot or hindi masyadong hot. So kailangan, sobrang init alam nyo talaga eh. Kung ano yung temperatura ng inyong oven. Sobrang lambot ng paggagawa ko. May live ako dito, tapos may filming. Pastidan, Dolor. Kain tayo, guys. Kung pwede pala, ilusot ko dyan sa ano. Yummy. Masarap to bukas sa kape. Ito din yung kape namin ni Belle. Dadalhan ko rin si Belle sa taas. Thank you, Renz. Pag ano niya, pag uwi niya dito, meron siyang pandesal sa taas. Lagyan ko ng ano, margarine. Ganon. Masarap sana pag eating cheese, no? Wala mang eating cheese dito eh.